It's a new day. But it will never be an ordinary day in St. Anthony College. Everyone has a story to tell. This is ours. I've always thought life has to be toxic. St. Anthony College told me otherwise. Now, I inspire with care. I always thought control was overrated. St. Anthony College changed my thinking. Now, I have the power to create. I thought I had all the answers. St. Anthony College taught me more. Now, I live to teach. I never knew I could go places. But St. Anthony College knew better. Now, I know there's no place I can't travel and no destination I can't reach. I thought style was to please oneself. But St. Anthony College taught me differently. Now, I am capable of doing anything. I never knew I can make a difference with my grades. St. Anthony College released the opportunities. Now, I live to simplify. I thought opportunities are very limited, but St. Anthony College saw the possibilities in every opportunity. Now, I try until I win. I thought there's nothing special in this industry. But St. Anthony College taught me there was. Now I can operate. You are meant to be special. You are meant to reach your dreams. Your dreams needs a great start. And your dreams starts here at St. Anthony College, the home of transformational education. Mindoro, mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Mel Francisco para sa TVNet Newsline. Ikalabing pito sa buwan ng Mayo taong 2018. Sa ulo ng ating mga balita. Kandidato sa pagkakapitan ng barangay, patay sa sunog. R&D Forum sa pagprotekta sa biya sa Nahuan Lake, pinangunahan ng DOST Oriental Mindoro. At bottom-up budgeting at grant system ng ATI bukas na sa mga interesadong magsasaka. Sa detalye ng ating mga balita, nagsagawa ng Grassroots Day Celebration ng Philippine Football Federation sa pangunan ng Oriental Mindoro Football Association at Bungabong Football Club kamakailan lamang upang magkaroon ng pagkakataon ng mga kabataang manlalaro ng football para magkakilala at magkaroon ng friendly competition.
Kalahok dito ang iba't ibang grupo mula sa bayan ng Bungabong, Bako, Pinamalayan, Bansud, Bulalakaw at mga manlalaro mula rin sa lungsod ng Calapan. Isinagawa naman ang naturang selebrasyon sa Magdalena Umali Suyon Memorial School sa bayan ng Bungabong kung saan pinagkaisa at itinuro na sa mga kabataan ang importansya ng sportsmanship pagdating sa mga ganitong uri ng laro. Bukod dito, layunin rin ang Grassroots Day Celebration na may angkla ang larong football sa bawat komunidad kung saan sa grassroots level pa lamang ng komunidad palalawakin na ang kamalayan upang may pagpatuloy nila ito sa pagtagal ng panahon. So uli ito naman ang ika-anim na selebrasyon ng naturang aktibidad na sabay-sabay sinasagawa sa iba't ibang bayan sa buong bansa tuwing buwan ng Mayo. Sa ibang balita, nagsagawa ng Research and Development Forum on BIA of Nauhan Lake ang Department of Science and Technology Oriental Mindoro kasama ang Provincial Agriculture Office at Minskat Calapan City Campus si 17 ng Mayo sa naturang eskwelahan. Dumalo sa nasabing programa ang ilang stakeholders at LGU ng iba't ibang bayan sa lalawigan. Layunin ang programa na mas mapangalagaan ang BIA o White Gobi na siyang naninirahan sa Nauhan Lake. Ang panghuhuli ng BIA ang pangunahing hanap buhay ng mga mangingisda sa paligid nito. Ayon kay Provincial Agriculturist Kristen Pine, ang BIA ang isa sa mga pangunahing pasalubong na mabibili sa lalawigan. Ngunit patuloy na nagmamahal ang presyo na ito na galing sa Nauhan Lake at paliit ng paliit ang laki nito. Senyales na umuunti na ang bilang ng mga BIA sa lawak. Kahit mahalagaan niya na magkaroon ng plano ang lokal na pamahalaan upang mapangalagaan ito. Aniya, nagsagawa ng pag-aaral ang Provincial Agriculture Office sa pangunan ng Fisheries Division kung paano mapalalaki at mapadadami ang BIA sa Nauhan Lake. Nakita nila na sa kanilang pag-aaral, may kaunting paglaki sa laki ng BIA ngunit hindi pa rin ito sapat at mas kakailanganin pa rin nila ang mas malalim na pag-aaral dito. Tinalakay din ang ilang mga hadlang sa pag-aalaga ng BIA at ilang pambenepisyo nito, hindi lamang sa mga mangingisda kundi maging sa mga mamimili. Ang kabayanan ay magpa mga balita sa amin pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Alright, let's get the show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner.
Bukas ang Agriculture Training Institute ng Department of Agriculture sa lahat ng farmers at agriculture trainees para sa iba't ibang project proposals na mag-aangat sa kanilang programa at kabuhayang pang-agrikultura. Ayon kay ATI Training Center Superintendent Juan Ruben Hugno, may nakalaang pondo ang ATI para sa mga request na trainings, seminars at iba't ibang assistance na kailangan ng mga magsasaka at katutubo na makatutulong naman upang maiangat ang kanilang estado sa buhay. Sa bottom-up project approach, sa halip na maghanapan nila sila ng mga partisipante sa mga isasagawang seminars at trainings, sila na ngayon ang tumatanggap ng hiling mula sa mga magsasakang Mindoranyo. Yung, ito ay makaka-avail yung mga recipient natin ng Mimaropa, particularly yung mga indigenous people, mga marginal farmers natin, yung mga IPs at saka yung mga rebel returnees, pwede lahat yun. Lahat ng mga, at saka nasa 5th and 6th class municipalities ng Mimaropa, isa-isala yan sa ating focus ng training na expand na budget. And then, through grant system, gagawa sila ng project proposal para yun yung i-check namin. Meron kaming clearing house na siya i-check noong kung sila ay pwedeng mapinas ng project. At kapag sila ay na-approve na, based dun sa mga basic na kailangan ng ating yung sa expand program, pwede silang bigyan ng financial assistance sa project. At ito ay hindi namin alam yung mga needs nila, kaya through project proposal sila yung sasubmit, at yung mga doon makikita na kailangan talaga nila yung proyektong yun for financial assistance. Sa uli, sa mga interesado magsumita ng mga project proposal, maaari lamang lumapit sa kanilang tanggapan sa ATI, Barangay Barcenaga, Bayan ng Nauhan. Sa kaugnay na balita, isa sa mga benepisyaryo ng naturang bottom-up budgeting ng ATI ang ilang katutubong interesadong matuto ng organic farming. Sa 3 araw na training, ituturo sa mga partisipante ang iba't ibang pamamaraan sa organikong pagsasaka. Upang maengganyo at may pagpatuloy ng mga partisipante ng katutubo ang magandang dulot ng organic farming at sa pagkain, ipinaliwanag sa kanila kung paano o ano-ano ang mga health benefits nito at mga sakit naman na nakukuha sa mga produktong ginamitan ng kemikal. Kabilang rin sa mga itinuro dito ang paggawa ng vermiculture at composting, concoctions ng mga organic fertilizer at insecticides, pest management, marketing at promotion para matagumpay nilang maibenta ang kanilang mga aanihing produkto. Bukod sa training, sign pa rin sa ATI, tuturuan rin nila mga partisipante ng hands-on na pagsasanay para sa wastong pangangalaga ng kanilang tanim sa loob pa rin ng kanilang pasilidad upang bukod sa kaalaman, mapanatili rin sa kanila mga pamamaraan kung paano nila maipagumpay na maitataguyod ang pinaplanong organic farming. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bagong bahay ba ang hanap mo? Punta na sa Calapan East Rainbow Village sa Barangay Pachoca, lungsod ng Calapan. Ang house and lots dito, pasok sa panlasa at budget mo. Pili na sa Feliciana Bungalow, may 2 bedrooms at 2 toilets and bath. Aliza Prime, single detached with 3 bedrooms, 1 maid's quarter at 2 toilets and bath. Bob C, single detached with 2 bedrooms at 1 toilet and bath. Mayroon rin silang house models na single detached with loft type. May 2 bedrooms at 1 toilet and bath. Ang Feliciana at Raquel. Malapit sa city proper, flood-free, ligtas at tahimik. San ka pa? Lipat na sa Calapan East Rainbow Village. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa mga sumusunod na numero. 043-288-1788, 441-0658, 0917-300-9026, 0920-911-9556, 0917-794-2123, o sa 09951035944. Maaari ring bisitahin ang kanilang FB page, Calapan East Rainbow Village, o mag-email sa yam_capio@yahoo.com, aurorasirialon@gmail.com, at maritesabanador@gmail.com. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels.
Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dalawa ang patay matapos sumiklab ang isang sunog sa barangay Malamig, lungsod ng Calapan, dakong alas 9:45 ng gabi, 16 ng Mayo. Kinilala ang mga biktima na sina Maritas Banga, 46 anyos at Imelda Coli Flores Gipan, 39 anyos at residente ng barangay Balingayan, lungsod ng Calapan. Ayon sa initial na investigasyon ng Calapan City Central Fire Station, nagmula man ang sunog sa isang bahay na pinauupahan ng isang Crisau de Luzon. Kabilang ang mga biktima sa umuupa dito kung saan mayroon silang eatery. Naputulan naman ng kuryente ang pwesto ni Nabang at Gipan dahilan upang gumamit sila ng kandila na ayon sa initial investigasyon ay pinagmulan umano ng sunog. Tinangka pa silang iligtas ang kanilang kapitbahay na si Melvin Caranzo ngunit malaki na umano ang apoy. Agad namang responde ang BFP kasama ang City Public Safety Department at Tamaraw Fire Volunteer Brigade. Ngunit pagdating nila sa nasabing lugar ay halos natupok na ang buong bahay. Alas 10:20 ng gabi na magdeklara ng fire out ang BFP at 70,000 piso naman ang tinatayang halaga ng mga pinsala. Si Maritas Banga ay kumandidatong barangay captain ng Balingayan ngunit hindi ito pinalat na magwagi. Samantala, sa bayan ng Sancho Doro, arestado ang 15 mamamalakaya matapos mahuli sa akto ng ilegal na pangingisda ng pinagsanib pwersa ng Maritime Police, Sancho Doro Municipal Police Station at Provincial Agriculture Office on 9 ng Mayo sa karagatang sakop ng Sancho Doro. Sa investigasyon, napagalaman na pawang residente ng Sitio Guis-Guis, San Rafael, Sariaya, Quezon ang mga ito. 19 hanggang 45 anyos sa mga naaresto habang 6 na bangkang pangisda naman at iba pang gamit na tinatayang nagkakahalaga ng 225,000 pesos ang nakumpiska. Ayon kay Sancho Doro Municipal Police Station Chief, Senior Inspector Asenyo Abo, kagad silang kumilos matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa mga ito na namataan sa karagatang sakop ng barangay Takligan. Dahil dito, nahaharap sa kaso ng paglabag sa ordinansa ng munisipyo ang 15. Tampo kayo ba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Ay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Inilabas na ng Civil Service Commission ang resulta ng first batch ng Civil Service Exam para ngayong taon na ginanap noong 18 ng Marso ayon sa datos na inilabas ng CSC. Halos 26,000 ang pumasa sa professional level at may higit 5,000 naman sa sub-professional level. Ayon sa CSC Oriental Mindoro, may dalawang uri ng Certificate of Eligibility na maaaring makuha ang mga nakapasa. Ang temporary COE na libre at pwedeng gamitin ng 2 taon. Ang isa naman ay ang regular Certificate of Eligibility na walang expiration at mas ginagamit sa mga government agencies, ngunit may babayarang 100 pesos upang makuha ito. Mari naman makapagpasa ng mga kinakailangan dokumento upang makuha ang COE sa Regional o Field Office simula 18 ng Hunyo. Samantala, maaari pa rin makapagpasa ng requirements sa mga nais namang kumuha ng Civil Service Examination para sa taong ito na magaganap sa 12 ng Agosto. Ayon sa Civil Service Commission Oriental Mindoro Field Office, ang deadline ng pagpapasa ng requirements para dito ay sa 22 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ngunit paalala nila, first come, first serve ang slots, kaya mas maigi na makapagpasa agad. Kapag umabot na sila sa kota ng 2,500 na examinees, ay hihinto na nilang registration kahit wala pa ang deadline.
Samantala, to our valued subscribers, try a different kind of internet gamit lamang inyong cable TV kung paano. Narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power pack cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa. Tumahag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoranyo. Ako po si Mel Francisco. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. It's a new day, but it will never be an ordinary day in St. Anthony College. Everyone has a story to tell. This is ours. I've always thought life has to be toxic. St. Anthony College told me otherwise. Now, I inspire with care. I always thought control was overrated. St. Anthony College changed my thinking. Now, I have the power to dream. I thought I had all the answers. St. Anthony College taught me more. Now, I live to teach. I never knew I could go places. But St. Anthony College knew better. Now, I know there's no place I can't travel and no destination I can't reach. I thought style was to please oneself. But St. Anthony College taught me differently. Now, I am capable of doing anything. I never knew I can make a difference with my grades. St. Anthony College released the opportunities. Now, I live to simplify. I thought opportunities are very limited,
But St. Anthony College saw the possibilities in every opportunity. Now, I try until I win. I thought there's nothing special in this industry. But St. Anthony College taught me there was. Now, I can operate. You are meant to be special. Best. You are meant to reach your dreams. Your dreams needs a great start. And your dreams starts here at St. Anthony College, the home of transformational education.